ng grupo, yung isang miyembro na kay Bisaya Chapter, at MIPAG, pero biglang patawag si Sir Tito Malayo kasi aksyon at maliit na bagay na yun. Sa lumadag sa mga sa'yo ng mga tao. Yung politika, we leave it to them. Tayo, diretso tayo sa tao. Hindi tayo titigil. Ang importante, we reach more kilometers, reach more people, more eyeball, more town hall. No? Kumbaga, tama-tama, nasa Sabuanga ko ngayon, no? Kailangan utak kuratsa. Kuratsa, walang galugan, walang pahinga. No, pero, ang gusto natin, yung tayo makapunta sa tao. Yung katulad ng ginagawa natin. Kasi sa taong bayan lang naman ako umuhugot ng lakas ang loob. At alam nyo rin, taong bayan din ang nag-angat sa akin sa mundo ng public service. So, again and again, continue lang, focus, eye on the ball, dire-diretso, hands up. Kayo po, Mayor, yung isang araw kasi nag-launch ng Isko Bus. Oo nga, nagulat ako. Meron sila, magkano sila yung nagtatatak ng t-shirt sa mga probinsya. So, halimbawa, dahil wala naman kami masyadong pambigay ng t-shirt. So, yung t-shirt, pwede yung tatakan nila. So, at the same time, magpa-flyer. May screen sila. Mabilidad yung mga youth eh. Mga kabataan nga mga po eh. Kabataan. At naitanong nga dun sa press conference kung i-engage din ba yung anak ninyong si Francis doon sa lakad na yun? Oo, pwede rin kasi nag-iikot naman si Francis. Si Joaquin kakalabas lang sa anong tawag, lock-in na taping. So baka mag-ikot din siya. So as much as possible, siyempre kailangan ko ng lahat ng tulong, pero gusto ko kasi, hinahayaan ko kasi yung mga anak ko na makapamuhay ng normal. Ngayon, kung gusto nila tumulong, thank you very much. Okay. Baba, Mayor, nakasama kayo ni Pangulong Duterte. Kahapon. Kahapon. Kamusta ang pag-uusap? May ibigay ba sa inyong payo kung ano man? Wala naman. It's a very quick program kasi nga ang lakas ng ulan. Kahapon. Saka secluded yung lugar. But we're very grateful na yung ganda ng tulay. Maiibsan yung traffic sa El Pan. Kung galing ka ng West, going to Binondo. Kung galing ka naman center of Manila, Loton, may iis naman yung traffic sa Jones Bridge. So, we're very excited yesterday. Natapos din sa awa ninyo. So, again, thank you kay Pangulong Duterte at tayo naman, kayong mga manonood, mga kababayan natin, umasa kayo na ipagpapatuloy natin yung mga build na nasimula na, kasi sayang naman eh. So yung continuity, at saka kung halimbawa sa ating mga kababayan, kung gusto nyo ng peace of mind, available po ako. Kasi mapapansin ko, painit ng painit yung away ng pula at dilaw. Personala na, pilihan dito, pilihan doon. Ano dito? Sungkitan dito, sungkitan doon. Oo, talaga medyo nakaka-personala na, talagang hindi pa rin nagbago yung away ng pula at away ng dilaw. Kaya ako, ang paniwala ko, hindi ito matitigil kapag isa sa kanila. Pagbabawian pa rin, mag-iigantihan pa rin, para bang sila tumatakbo kasi gusto lang nila talunin yung isang political clan laban sa kabilang political clan. So, sila tungkol lang lagi sa kanila. So kaya, sa mga kababayan natin, no, ang nanonood, kung gusto nyo ng peace of mind, tuloy natin yung mga build ni Pangulong Duterte. And we're gonna do build also. Build more housing, build more hospitals, build more better schools, create more jobs, and food security. No? Available pa kami nila Doc Willie. Dahil kami po, wala kaming kaaway na dilaw, wala kaming kaaway na pula. And I can work with anybody.
Nakita niyo yan sa City Hall, kahit na anong kulay ng politika nila, basta pagdating sa paggugobyerno, color blind ako. Basta magaling ka, kukunin kita kahit hindi mo ako binoto. Basta mapapakinabangan ka ng tao. So, kung gusto po nyo makamove forward tayo at tutukan yung krisis, hindi yung higanti, bawian, akusahan, pakulungan, because we are still in a crisis, I can get this done. Available po ako para sa inyo. Kaya po mga kababayan, wala pong susuko, may awa ang Diyos, makakaraos din naman tayo. Konting case na lang. It's time to heal, time to move forward. Wala nang awayan sa politika kasi talagang pag nagpatuloy ang away niya, pag nanalo yung isa, ikukudita ng isa. Pag nanalo yung isa, ikukudita ng isa. Aawayin ng isa, aawayin. Hindi na matitindi. Hihirap na hirap ng tao. You've been around. Kasama ko kayo. Marami rin kayo nakita. Hindi lang naman ako nakakapansin na maraming mga lugar sa bansa na mga kababayan natin talaga naghihikaw. So sa akin, tao muna. Kami ni Doc Willie, ni Jan Castriciones, ni Carl Balita, Samira Gutok, at ni Jopic Season, tao muna. Itatawid namin kayo ni Doc Willie sa crisis na ito, sa pandemyang ito, in the next 2 years, o maybe may awa ang Diyos, o mas maaga pa. Kaya kailangan po namin ng tulong ninyo at ng suporta ninyo. All we need is a chance. At may awa ang Diyos, o hindi ko naman po kayo papayin. Yung inumpisang 203 billion nagpanukala na si Senate si Senator Coco na nagkaroon ng investigation sa Senate. Ano reaction mo? Okay. Yung 203 billion na estate tax. Sige. Masimplihin na lang natin yung usapan. Masimplihin natin ang usapan. Kasi pagkausapang legal, puro abugabugado pa yan eh. Ito ang una kong tanong. May namatay ba? May namatay. President Ferdinand Marcos. May iniwan bang mana? Kayamanan? Meron. Hindi ko alam kung madami. Ayoko mag-akose. Ako gusto ko lang facts. Kung madami, may konti. May iniwan bang mana? O kayamanan? Meron. Meron bang batas na nagpapataw ng buwis sa mana? Meron. Tapos sa usapan. Kasi, kung mapapansin ninyo, kahit si Pangulong Duterte, inintindi yung ano eh, di ba yung tax amnesty nga? Para sa mga namatay kasi sa COVID, maraming namatayan, eh automatic yung kaltas ng gobyerno. So, dahil wala namang cash yung mga taong namatay dahil pandemya. Inunawa. So, ang punto ko, hindi na to kailangan singilin. Obligasyon to. Dahil kung ang ordinaryong empleyado, pagkuha niya ng sweldo niya, kaltas na ang buwis, hindi nga niya alam eh. Kung yung buwis na kinaltas sa kanya, napunta na sa gobyerno. Pero, alam niya o hindi, kung saan napunta o hindi, pero ang sigurado ko, yung ordinaryong empleyado, kinakaltasan na kagad ng buwis tuwing sweldo. Bakit pagka ordinaryong tao, applicable ang pagbubuwis? Pero pag malakas ka at may magaling kang abogado, kaya mong patagalin ng 25 years. O tapos, i-deny mo pa, i-deny, tapos mag-iisip ka pa, siyempre, aarkila ka ng magaling na abogado. Bagay, bilyon ang pinag-uusapan, they can afford to pay millions for the lawyers. Pero hindi nga yun ang punto. Uulitin ko, may namatay ba? May namatay. Yung namatay ba may iniwang yaman? Meron. Meron bang buwis sa iniwang yaman dapat? Meron. Yung bang buwis na yon para lang sa kanila? Hindi. Para sa lahat. So kung sa'yo applicable, sa tatay't nanay mo applicable, sa pamilya mo applicable, applicable din sa kanila. So ano pa ipaliliwanag ang abogado? Diyan po, sir, yung okay, yung kung sino ang administrator, hindi ako lawyer, no? Pero ang mga ari-arian, meron niyang parang administrator, itinatalaga. Yung clear and blatant disregard. Ako, titignan ko lang ha, yung
Di ko alam kung sa criminal law yun eh. Yung non-pisan, mal-pisan, mis-pisan, and so on and so forth. Hindi lang ako lawyer eh. Pero naalala ko, basta maliwanag sa batas, ikay may obligasyon, hindi mo ginawa yung obligasyon, meron kang pananagutan sa batas. Ano? Alam mo ba na meron kang obligasyon? Yes, because alam niyo naman, sinasabi sa batas, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. More so, ito yung mga pamilya ng politiko. Mga politikong nagpapatupad din ng batas at gumagawa din ng batas. So, si Juan de la Cruz, hindi ko pa masisisi masyado yung matandang nakulong ng 2 araw o 3 araw dahil mali ang pagkakaintindi niya sa batas, kumuha siya ng 6 kilo ng mangga. Maari pang maintindihan ko yun eh. Pero the law may be harsh, but it is the law. Now, same thing, lalo na sila. Sila'y nag-aral, saan yun? Sa Princeton? O kung saan-saan matatayog na bansa. At sila ay naging pambabatas din o naging governor. At matagal sila na nanamuno. So alam nila yung batas. So huwag na natin pagtalunan kung magkano o ilan ang penalty. O total, inamin naman na nila. 23 billion. Eh, pwede na munang bayaran yung 23 billion. O makabili tayo ng ano, fertilizer sa magsasaka. O ayuda sa 4.2 million na nawala ng trabaho. O if we can create jobs for them. O yung ayuda sa mga driver ng taxi, operator ng taxi, driver ng jeep, operator ng jeep. Driver ng tricycle o operator ng tricycle o bus and so on and so forth. Hirap ang buhay ng tao. So any peso that we can get, ang maganda rito, alam mo maganda talaga rito, mana lang ito eh. Hindi mo na ito pinaghirapan eh. Diba, babawasan mo na eh. Kumbaga, bonus mo na lang ito, babawasan mo lang konti. At saka, hindi po ito charity. Hindi tayo namamalimos. Obligasyon to. Kung ikaw mismo nagbayad ng buwis, ordinaryong mamamayan, dahil alam mo, naniniwala ka, bilang Pilipino, obligasyon mo sa bansang Pilipinas ang magbayad ng buwis. At ginawa mo, I think it goes also to them. Ang nakakatakot kasi, paano ko mahalan na presidente? Yan naman ang tanong ko sa taong bayan. Paano ko mahalan na presidente? Kaya wala nang pagtatalo-talo dyan kung sino pinakamagaling na abogado. Wala na pagka, ulitin ko, may namatay, may minana, at may buwis. Yun lang, yung tatlo na yun. Wala na akong ibang ipaliliwanag doon. Kasi, maliwanag pa sa sikat ng araw. Hindi ko na lang alam kung hindi pa maintindihan yun. Pero, baka mali ako. Baka. Dok Willie, may napaulat na bagong Omicron galing sa Thailand. Ano ba ang dapat gawin? Oh, lagi natin binabantayan itong mga pandemic na darating. Hindi matagal ko nang alam eh, ito X2 Omicron. Ito yung pangatlong klase. Nagsama yung una at yung pangalawa. Ang sabi nila, itong X2 Omicron, 43 times mas mabilis makahawa kaysa sa original at 10 times mas mabilis makahawa kumpara doon sa pangalawa. Yun din ang tumama sa atin ng EBA2. Pero sa ngayon, konti pa lang naman yung kaso, parang hindi pa naman ganun kabilis ang paghalat. Kaya lagi kong magbabalita sa mga tao, oras na feeling ko tataas ito. Ilang ba mag-equit yung voter natin? Knowing pag-equit. Dapat naman talaga mag-equit. Lagi tayong mahigpit sa borders natin eh. Kasi pag pumasok at pag tumasa yung kaso, kulang na naman yung hospital natin, kulang yung gamit natin. Doon na naman makukumahog yung mga kababayan natin. Doon palang magpapabooster, doon palang magpapabakuna, ay mahirap na nga yun eh. Kung pandemic na doon ka magpapabakuna, hindi na nga ganun ka-effective yung magpapakuna. Kasi baka sabay na tinamaan ka eh. Tapos meron pa. Pero sa ngayon, mukhang hindi na makakalat. Pero as usual, sinasabi ko, sana naghanda tayo sa hospital, sa gamot, sa health workers, para just in case may dumating ang
ang prediction ko nga, after election, may 30% chance na tumaas. So, just in case dumating, ready tayo. At hindi tayo magla-lockdown agad-agad na lang. Pero sa ngayon, mababa naman, less than 2% ang positivity rate. Ibig sabihin, maliit ang chance na makahawa sa panahon. Thank you.